Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video nga pala, ito na yung final hit ng Expert Production dito po sa Kabangkalan City. At saka sobrang dami po ng mga riders ngayon na nang dito sa final hit. Ito po makikita natin yung naka kulay red po ng motor with black jersey, siya po yung nanguna. Wow, grabe po yung mga talon nila, sobrang kataas po. Madami po sila dito sa Expert Production. Ito po makikita natin ang mga napalit po si CRF 450. Then sumunod po yung naka Kawasaki. Riders po is we have from Iloilo City, Bacolod City, Kabangkalan City at saka Dumaguete City po. Ito na po makikita natin yung currently first with CRF 450. Yan po. Then Kawasaki din yung sumunod, I think from Iloilo siya. Yan po. Sige po, mag-enjoy tayo dito. So again guys, please keep on watching and I'll be back later. So ito nga guys, same position pa din. Grabe talaga sa corner tong naka CRF 450. Then second, third, fourth. Ang fourth po is I think si Black Pablo po, from Himamaynan City. So ito yung currently first natin. Yes, grabe. Then yung dalawang KX 450 natin. Then si Black Pablo, yung other riders po, hindi na po matandaan yung mga pangalan lang kasi medyo madami kasi sila dito ngayon. Lalo pong mga galing po ibang lugar, like from Dumaguete, Iloilo, naka parang may from Imaras na natin dito. So guys, let's continue to watch this video. Enjoy lang at saka relax. So dito guys, kita nyo po yun. Oh, papasok na po ng third lap. Grabe, panas po ng mga talo nila. Yun po, si Blanca Flor po. Currently fourth. Yung mga red, then Kawasaki. Ay, hindi ko na po alam yung mga pangalan nila. So sobrang lalakas po ng mga rider na to. Lalo na po yung mga taga Kabangkalan mismo at saka yung mga taga Dumaguete. Hindi po ako sure kung nakasali dito si Buok, pero siguro parang wala siya dito. Siya nakita. O baka sa ibang kategory po siya sumali. Anak po na lalaki, Buok. So ito po guys, sobrang titik po ng laban nila. Ito yung currently first, second. Grabe yung taas po ng lipad ng first and second. So ito, gagaling po may hashbar na po na nakasali. Masunod po kay Blanca Flor, taas din po ng jump. Dami po nila. Iba po sa kanila from Dumaguete City. Magagaling din po yung mga Cebuano talaga, mga Bisaya po, mga riders. Last time yung sa Canlaon City po, sobrang dami din po ng mga taga Dumaguete at saka Cebu. At saka meron din po yung mga from Bohol. Mga malalakas talaga basta Bisaya sa racing ng mga Minasa Motor Cross. Ito po ang first pa din natin, same position pa din sila. Yun po sa corner na yun, medyo mahirap po doon kasi nalalim po yung lupa po.
kasi nabasa po kasi a day before ng race, umulan po kasi ano. Saka buti nga hindi ganun ka alito po ngayon sa race nila. This afternoon, mostly final hit na po yung mga races kasi nga medyo nagmamadali na po yung organizer kasi parang hula na hapon natin yung time na po, mga around almost 2 p.m. na tato. Wow, grabe yung whip na. Ito na, nabibikit na po ng konti yung PX sa CRF. So, hindi natin kumahalo na po yung first. Ito po, fifth lap na po ito. Fifth lap. Wow, fifth po. And ito yung babakbakan din sa board. Yung pag-floor at saka yung naka-hash bar na. Ito, wow. Makas yung mga riders talaga. Enjoy tayo guys ha. Medyo mahaba pang video ko. More than 10 minutes to. Grabe talaga yung lakas talaga ng first natin sa cornering. Grabe po. So yun nga guys, naka-breakaway na talaga yung dalawang riders na to, yung first at second. Medyo malayo na po yung gap nila sa pack, lalong-layo na po sa third, fourth at fifth natin ng mga riders. Sobrang layo na po. More than 100 meters na po yung avance po nila. Ito pa rin po yung first natin, CRF at saka yung KX po. Wow, in-order ito ng CRF. Kala ko maabot siya ng KX po, pero hindi pa rin. Grabe, nalakas. Ano po yung mga riders natin? Unahan na po si Blanca Flor ng Husqvarna. Nasa fourth place na po yung Husqvarna natin from Dumaguete. So ito na nga guys, yung corner dito medyo malalim na kasi nakapulan kahapon. Then papasok na po sila sa 7th lap. Yun, corner pa din po yung 450 pero hindi pa rin po nakuha ng KX. So medyo malayo na talaga yung gap nila sa 3rd, 4th and 5th. Ito na po yung nakamukha na. Medyo nakalayo na din po siya kay Blanca Flor. Ito na po. Wow, grabe yung lakas din ang third natin. So ito na guys, papasok na po sila sa isang corner para po sa ating final lap. At dito na po natin malalaman kung sino talaga yung mas malakas. Ito na, uy, buti ka na doon. Ito na yung 450 natin na CRF tsaka KX450. Uy, buti ka na siya nahabot doon sa corner. Pero tingnan natin, uy, hindi pa rin po. Ito na, last corner para sa champion natin, CRF450. Yes. Tsaka second ko yung KX450 natin guys.
Then yung third natin ito din, naka-KX 450 na nata to. Siya po yung third natin. Medyo pagod na po yung riders natin kasi medyo mahabang race po ito. Then ito po yung fourth natin, naka-hash 4 na from Dumaguete City. Then si Sir Romero po. Ay no, si ano pala, si Blanc LaFleur yung third natin. Guys, yung Hasbarna, 4th, tsaka 5th po si Sir Blanc LaFleur. Thank you so much guys sa mga nanood ng videos ko, tsaka supportan niyo rin po ako sa mga new uploads ko. Next week po, abangan nyo yan. Thank you so much, see ya guys.